Ayun guys, no? Magandang gabi, magandang araw sa inyo lahat. Itong Google Philippines, no? Yung Google Philippines, yung Google Help, no? Diba sa YouTube channel natin may mga Google Help, diba? Sinasabi ko, paki-report. Sabi ko, I'm not here to argue or I don't want to argue or what. I'm not here to argue but I'm requesting, please help me to report to your superior. Wala daw silang superior. Sinabi niya eh. So saan yun? Siya yung pinakamataas doon. Parang tinanong kaya, sino yung pinaka-highest dyan? Ikaw. Diba? Bakit pa paano mangyayari na walang supervisor? Ano yun? Sino nagsusupervise sa kanila? Sarili niya? Diba? Sa mga company, may supervisor, may president, may... Diba? Sabi ko nga, i-report sa upper management. Kasi yung dalawang channel ko, tinanggalan ng channel trailer. Tapos sabi niya, na-compromise pala yung ano mo, channel mo. Ako pa tinanong. Kaya nga sabi ko, i-report mo. Hindi ko alam, wala akong capability para malaman kung ano nangyari sa channel ko. Kaya nga dapat i-report mo eh. Diba? Kaya nga inire-report ko sa iyo to relate to upper management. Kagaya ng ginawa nilang pagsabotahe sa internet ko, sa PLDT, ni-report ko. Sabi ko, paki-report sa supervisor nyo. Ni-report naman na ayos. Eh samantalang dito, ang tagal-tagal ko nang nagre-report sa Google, ayaw nilang i-report. Bakit? Anong meron? Tinanggalan nyo ako ng channel trailer, dalawa channel ko. Parehas yung tinanggalan ng channel trailer without me knowing. Nalaman ko lang yon dahil, pero kapag ako tumingin, may channel trailer. Pero pagka pala hindi nakasubscribe sa akin, ibang telepono, ibang phone, o mobile phone, or ibang computer, walang channel trailer. Kaya pala hindi, pag tinignan mo yung channel ko, wala ka makikitang bubungad sa'yo na channel trailer. Eh maganda pa naman yung channel trailer ko. Ba? Tinanggalan. So, sino nagtanggal? Tinatanong ko siya. Sabi niya, hindi niya raw alam. Kaya nga, dapat malaman natin, di ba, i-report. Explain siya na explain about this, the yellow dollar sign. Yellow dollar sign is one of the problem. Pero hindi lang naman yun ang naging problema eh. Binabawasan ako ng kita ko, 500%, bumagsak eh. Tinanggalan ako ng mga views sa harapan ko mismo. Eh hindi naman ako nagbabayad for views. Wala man akong boost. Hindi ko alam kung sino babayaran dyan para mag-views ng views. Hindi ko ginawa yan. Nagtiyaga ako, 2015 pa ako. Talagang I'm started from the scratch. Kung ano lang yung views ko, yun lang yung views ko. Hindi ako nagbabayad ng para i-boost ko yung mga views ko. Talagang ang hirap kausap, no? Mga Google Philippines na mga ano nila, assistant nila, no? Talagang nakikipagtalo talaga sila. Nakikipag-argue sila. Sabi ko, i-relay nyo lang supervisor, recorded naman to. Pakipasa na lang, handed out yung conversation natin sa supervisor niya. Para matignan yung ano. Sabi niya, baka na-compromise daw yung ano ko, computer ko. Yes, dalawa nga yung computer ko nasira eh. Nahack talaga. Pero tinanong ko na nga yan sa inyo eh. Sabi ko, baka naman nahack yung system nyo. Sabi nyo, hindi. Lahat na naano na yan. Dami ko na nakausap na mga ano. Ang sabi nyo, hindi nahack ang YouTube. Oh, sabi ko, baka nahack yan. Dahil tinatanggal yung mga ganito. Tinatanggal, baka nahack kayo. Sabi niya, hindi. Hindi nahack ang YouTube. Bakit kung hindi kayo nahack, eh, sino nagtatanggal? Di ba dapat imbestigahan? Yung nga yung reklamo ko eh. Hindi lang yung yellow dollar sign, marami. Tinanggal niya nga rin yung selection ko eh, ng sharp. Pagka magbipindot ka, nawawala yung selection. Tinanggal din yun, nangyari sa Facebook ko yun eh. Tinanggalan ako ng ano, dahil lagi ako nagsusumbong kay Mark Zuckerberg noon. Tinanggal yun. Tinanggal nila. May capability sila, mga Pinoy talaga makukulit eh, magugulang eh. Pagka talagang pag natatalo mo sila sa mga argument, debate, na ano mo sila, di ba? Na sasagi mo yung ano nila, o kaya meron silang, may nagre-request sa kanila malalaking tao. Di ba? Kasi dinidepensahan natin dito, malalaki, Vhong Navarro, di ba? Ang lalaki ng kalaban. Francis Leo Antonio Marcos, ang lalaki ng kalaban. Kaya nga di ba? Anong mahirap unawain doon sa may usapin na yun, ano, na yung channel trailer ko, kinuha, ni-remove. O, sino nag-remove?
Yun yung tinatanong ko sa kanila eh. Kaya nga sabi ko, i-report nyo yung channel ko, relentlessly attack. Ilang buwan na yan, yung yellow dollar sign. Tapos i-explain na naman ako, kaya may dollar sign, tagal na yan eh. Dalawa channel ko, in-experimentuhan ko na yan. Hindi yan machine, kasi kung machine yan, yung parehas na nakalagay doon sa ano ko, kinopy-paste ko lang. Nilagay ko sa isa kong channel. Hindi naman ni-yellowan eh. Kung machine yun, di ba? Actually, yung AI ko ang kausap eh. Sabi ko, ilang kaso ang sinampa sa Google Philippines. Noong una, sinabi niya lahat eh. Ito, nagsampa to ng mga kaso. Aba, nung inaano ko na yung Google eh. Tapos nung tinanong ko eh, ilang kaso ba ang naisampa sa Google Philippines? Same question, ha? Sabi niya, hindi raw sila, hindi pwede niya i-debulbs dahil daw ganun. Eh sabi ko, kakatanong ko lang sa iyo nung isang linggo. Eh meron palang conversation, yung copy, kinopy-paste ko lang. Oh, hindi natagal-gal siya. Di ba? AI yun, ha? Puta sinungaling. Yeah. Yung mga tanong ko, panghuli lang yun. Nilalaman niya kasi, planong i-sue ang Google. Sabi ko, yung ChatGPT ba, related ba yun sa Google? Sinong mga ano niyan? Yung palang Elon Musk, at saka yung Google, at saka yung ChatGPT, konektado. Kasi ang may-ari ng ChatGPT, sila Elon Musk. Maraming mga pangalan na binanggit niya. Si Elon Musk lang yung medyo sikat eh. Sila rin ang mga board of directors ng Google. So, they will protect Google, di ba? Sabi ko, hindi kaya yung AI na-compromise ka? Kasi paiba-iba ka ng statement ka ako. Kasasabi mo lang sa akin noon. Oh, pinakita ko sa kanya yung sagot niya. Oh. Tapos, iniba niya. Tinanong ko siya uli. Oh. Di, in-explain niya. Ibinalik niya uli. So, hindi siya bawal na sabihin. Nung pinakita ko sa kanya na meron akong kopya eh. Tinanong ko siya uli. Binigay niya. Kinopy-paste niya rin. Ibig sabihin, hindi bawal. Di ba? Walang new ruling. Talaga lang, di ba? So, ano ibig sabihin natin dito? Sa, rito? Di ba? Ayaw nilang i-report. Iyon yung problema. Ayaw nilang report sa supervisor naman ng Google. So, paano gagawin? Kailangan mo talaga magsampa ng kaso. Yun na yung natitirang, ano matawag dyan? Kaya nag-aano lang ako ng evidence, nagtawag doon, dinaparami ko lang evidence. I'm gathering evidence para marami na ako nakausap sa kanila para preponderance of evidence, ang tawag doon. Yung sinort mo naman lahat ng option, pero talagang ayaw nilang pakinggan yung sinasabi natin. So kaya ka nagdemanda, di ba? Kaya ka nagfile ng lawsuit. Lagi nilang inaano eh. So yun po muna mga kapatid, no? Maraming development ngayon. Ayun, hindi ka lang pwedeng ibalita. Ano? Sa FLM family, meron tayong nakakabiglang balita, pero hindi ko naman po pwedeng sabihin dito. Ano? May mga balita, yun lang. Ibabalita naman siguro sa mansion yan. Abangan nyo yung mansion mami. So, yun lang po muna. No? At si Vhong Navarro, pinapanood ko kanina. Very relaxed talaga siya at masaya na, no? Talagang, hindi ko na naaalala yung nangyari. Parang nakalimutan ko bigla kanina. Habang pinapanood ko siya, parang wala nang bakas na nagkaroon ng problema, nagkaroon ng kaso. Sana maayos na yun. Kita mo, si yung mga abogado ni Lucky Manzano, sumusunod sa mga payo natin, di ba? Mukhang nakikinig, di ba? Kung ano yung sinabi ko, yun ang ginagawa eh. Nagsumasakto eh. Although, hindi ko lang alam kung talaga, o magugulang, mag-uutak lang din yung mga abogado niya na yun din yung parehas lang kami ng pag-iisip. Either na nanonood din sa atin or parehas lang talaga kami mag-isip na maabogado nila. So, yun lang po muna at maraming salamat sa inyo. Pagsubaybay. No? God bless.